Ah, baon talaga ako sa utang, tol. Umabot sa point na tangin na gusto ko na magpakamatay. Kasi putang ina, paano ko makakabangon sa 30 million utang? Oo, sobrang laki nun. Grabe yun. Tang inang hirap kaya mabaon sa utang. Death threats, sasabi pa, kakasuhan ka. Hindi ko sila tinakbuhan. Kasi ako, tangin na gagawa ako, Dynasty. Tama. Gagawa ako, malaki ang plano ko talaga. Gusto ko talaga tumulong sa lahat ng tao. Naging interesado akong kausapin yung taong to kasi bumili siya ng share sa Chowpan Master na binild namin ni Price. Tapos in-approach niya si Price at binili niya yung share sa Chowpan Master na imagine na 26 years old lang tong batang to. Pero hindi ko alam kung ganong karaming pera tong batang to. Walang iba kundi si Mr. Jed Pascual. Ayun, so ako nga po pala si Jed Pascual. Wala akong masabi masyado kasi I'm not a talkative person, so go lang tayo sa flow. Mas kilala siya sa ano ah, sa social media personality na Boss G. Search niyo yung page niya, si Boss G. Tama? Boss G. Oh, if you can follow Boss G, sobrang nagpapamigay kami doon ng mga prizes like cash and solid kami sa charity talaga, as in charity talaga, tol. Alam mo ba, gumagastos ako 1 million sa buwan. Ay, grabe naman. Para sa charity, tol. Hindi, kasi ako kasi, pag binibigyan ka ng Lord ng blessing, you need to give blessing to other people din. Ako, very thankful ako kasi like, Lord is giving me the power to be an instrument to other people, to bless other people. So, Boss Jed, saan ka ano? Saan ka pinanganak at ano yung kinalakhan mong mga pamilya? Ganun? So ako, lumaki ako sa Pasay. Doon ako pinanganak. Then, actually, magulo yung family ko eh. Kasi may mga family problems din. Nung una, andun ako sa father side ko. Lumaki ako doon, then napunta ako ng Cebu. So doon na tayo sa natatandaan ko na lang. Apo. Grade 1 to grade 3, yun na lang. Nasa Cebu ako, grade 1 to grade 3. Cebu Eastern College. It's a Chinese school din. So doon ako naging, paano ba to? Sa Cebu, doon ko natutunan paano mag-grind din talaga. Kasi ako, galing ako sa hindi naman na mayaman talaga na family, pero may kaya, pero dumating sa point na nawalan din ng pera talaga. So talagang bumagsak kami ng sobra din. Dati pa yun, as in, sabi ko, grade 2 ako. Ang tawag nga sa akin ng iba kong pamilya is, ano eh, in Bisaya is hugawon. Anong ibig sabihin nun? Madumi. Ah, talaga? Hindi, kasi ako, like, dati gusto ko bumili ng kalapate. So ang ginagawa ko, hindi naman sa dinidiscriminate ko yung nanay ko, ha, pero hindi niya kasi mabigay yung gusto ko. So, ginawa ko ng paraan. Kumuha ko ng mga plastic, binenta ko ngayon. Bata ka pa lang, mag-discard. Oh, grade 2. Grade 2 pa lang yun. Ha. Tangin na, napaka-imposible matandaan. No? Pero kasi, sobrang grabing experience na yun. Kasi actually, naalala ko pa ngayon ng mga kasama ko nun kung paano ko pulutin yung mga plastic and ibenta sa junk shop. Tapos ang saya ko kasi pupunta na ako sa nagbebenta ng kalapate. Yun lang talaga yung dahilan ba't ako na masura dati, tol. Kasi gusto ko talagang makabili ng kalapate. Ginawa ko ng paraan kasi di nga ako mabigyan ng nanay ko. So, ako kasi, pag may gusto ka, kailangan paghirapan din. Ilan taong ka na ngayon, Boss Jed? 27. 27? So, sa edad mong 27, ano yung pinaka mabigat na trial na nakasalamuha mo sa buhay mo? Tangina. actually, last year lang, baon ako sa utang. Magkano, Boss? 30 million, tol. 30 million? 27 years old ka? 25 lang ata ako ng 30 million na, baon talaga ako sa utang, tol. Umabot sa point na, tangina gusto ko na magpakamatay. Kasi putangina na paano ako makakabangon sa 30 million utang. Oo, sobrang laki nun, grabe yun. Dami yung fishbowl na bibenta nun. Hindi, ako lang, ang nangyari talaga sa akin kasi, naging kampante ako. Nung nagkapera ako, naging kampante ako na may pera na ako, kaya ko na to. Hindi na ako naniniwala sa mga advisors ko. Ginawa ko na lang yung gusto ko. Naubos yung 30 million na yun. Naging utang yun kasi may compounding interest. Kumuha ko ng mga investors sa... Ako kasi owner dati ng CGG. Ano yan, Boss? CGG is like a...
hindi siya din hindi siya legal. Uh-huh. Pero kumuha ako ng mga investors through my friends kasi uh-huh. gusto ko din sila tulungan. Uh-huh. Ang nangyari lang, akala ko nung una kaya ko i-sustain. Uh-huh. Pero tangin na kasi laki din ng binigay kong interest. Mm. Kasi mga kaibigan ko 'yun eh. Kumbaga ako kumita na ako eh. Gusto ko kumita din yung mga kaibigan ko. Kumbaga ako nga kasi ang lagi kong sinasabi. Kung lahat tayo malakas, wala makakabasag sa atin. Kumbaga, kung lahat tayo pantay-pantay, walang leader, walang boss, wala makakabasag everybody sa atin. Happy yung, kumbaga, yung tema mo sa buhay. No? At ganun po talaga dapat. Kasi hindi naman po pwedeng laging kapitalista na lang eh. Kumbaga, kailangan din talaga na may tao na mag-revisualize, tangin na, bulol na. What I'm saying is, meron talagang dapat isang taong tumayo na hindi na tama yung nangyayari, parang ganun. Ako yun eh, lagi akong andun ako sa right side. Gusto ko safe side, tas right din yung ginagawa. Ano nangyari dun sa investment? Nagbigay ako ng mga malalaking interest sa mga kaibigan ko. Hmm. Kasi akala ko, pera nila yun. So, nangyari, yun pala, may mga iba na rin kasama, tas 30% din yung binigay niya dun. Tas sinabi niya lang na, sinabi lang nila dun sa kaibigan nila na 30%, yun pala, ay sinabi lang nila sa akin na pera nila yun. Uh-huh. Pero yun pala, 15% lang bigay nila dun sa ibang tropa. Ah, pera ng ibang tao yung parang ginamit nila papunta sa'yo, parang gano'n. Oo, tapos nagka-cut sila ng malaking interest. Oo. Pero ako lang naman, tol, ginawa ko lang naman yun kasi gusto ko lahat nga pantay-pantay umangat. Pero tangin na, nangyari na naman yun, wala na ako dun. Kumbaga ako kasi gusto ko growth eh. Gusto ko lagi nakafocus ako kung paano pa tayo mag-umangat. Hmm. Kung paano pa tayo mag-grow as a person. Kung paano pa natin palawakin yung business natin. So, pangit ngayon. Tayo na, minsan ka lang makausap eh. Pangit ngayon kung pag-uusapan pa natin yung negative na nangyari. Tama. Basta in short, ang nangyari, nabaon ako ng 30 million sa utang tapos nakabangon ako. In a span of 8 months. Grabe, pambihira yun kasi sa murang edad ha. Tapos may experience mo yung ganong problema. Ano yung pinaka tumatak sa isip mo na pinaglabanan mo na para malagpasan mo yun? Parang isang araw pagkagising ko, dapat ganito ako. Siyempre, baon ka sa utang eh, di ba? Una sa lahat, tol, maghanap ka ng babae na sasamahan ka sa hirap at ginawa. Kasi tol ako, meron akong partner, solid yun. Buti nung panahon kasi may mga ibang babae na pagka wala ka na, iiwang ka na. Buti may ganong babaeng sumuporta sa'yo. Tulong sa akin, solid. Bagsak na ako, nandun pa rin. Actually kasi, nagsimula kami, college friends, college kami. Okay kami, di naman ako ganong kayaman. Wala to naman talaga akong malaki. Umasa lang ako sa allowance ng ninang ko. Tapos, nagkaroon ng diskarte. May mga diskarteng masama, may mga diskarteng okay. Pero ang masasabi ko lang, ang buhay, kung di ka dumidiskarte, wala ka mararating. Kasi tangina, kailangan mo paghirapan lahat. Hindi yan ibibigay sa'yo. Kumbaga, kailangan lahat diskartehan mo. Lahat gawan mo ng paraan. Balik tayo dun sa sinasabi ko na yung babaeng yun kasi, andun na ako sa babatol. Andun kami ng college, ang saya namin, nakakainom kami, kami nakakain namin gusto namin. Then umangat kami bigla. Sobrang angat nga. Nakahawak ako ng 30 million nga, di ba? Uh-huh. Sabi ko, yung binabaon nga ako. So yun, masaya pa rin kami. Uh-huh. Then bumagsak kami, andun pa rin siya. Kumbaga, tol, parang na hindi naman uso yung laging dalawa babae mo, tatlo babae mo. Uh-huh. Hindi naman ganun, tol. Maghanap pa ng isa, tapos, panindigan mo, I mean, malalaman mo naman na suporta siya sa'yo eh. Na ako talaga, hindi ako magiging ganito kung walang tumulong din sa akin. Na which is yung partner ko nga din. Kumbaga parang isa kayo eh, na gumalaw eh. Oo, dumating ako sa point na gusto ko na sumuko magpakamatay. Umiyak ako sa harap niya. Gabi-gabi umiyak ako sa anak ko, sa harap ng anak. May anak ka na nung time na yon na gusto mong magpakamatay? Oo, parang, tol. Meron na talaga. Tapos dumating nga sa point na gabi-gabi, higa kami sa kama, nasa gitna namin yung anak namin. Tapos ako, nakiga ako. Titignan ko lang yung anak ko, umiyak ako. Tapos tangina, paano ko ba kasi ayoko pa mamatay. Kasi gusto ko pa. Bata mo pa, no? Oo, tsaka gusto ko kasi talaga. Lahat naman ang ginagawa ko para sa kanila eh. So, nung tangina, may mga time talaga na nakahiga ako, nandun yung anak ko. Talaga, alam mo yun, nakahiga kayo, di ba? Pantay-pantay. Ako, gising lang ako. Binagmamasdan ko lang yung anak ko, so umiiyak ako.
Tapos nagdadasal ako na sana malagpasan ko to para makasama ko pa tong dalawang to. Hirap, tang inang hirap kaya mabaon sa utang. Death threats, sasabi pa, kakasuhan ka. Pero putang ina ako kasi, malinis konsensya ko, tol. Oo, tama. Hindi ko sila tinakbuhan. Talagang kinausap ko sila, isa-isa na magbabayad ako, bigyan nyo lang ako ng time. Actually, yan nangyari nga sa sobrang takot ko is pumunta ako ng Singapore. Pumunta ako doon sa trabaho ako. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung nasa Singapore ako is nalaman ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Parang self-realization yung nangyari doon. Oo, tol. Yung isang buwan na yun, yung pinaka-the best na lesson sa buhay ko. Isipin mo, tol, lumaki ako na... Di ba dati, yung sabi ko na galing kami sa wala, toyo ulam, nagbabasura ako, ganyan. Nag-upgrade naman kami ng mga grade 4 to grade 6 ako, nasa Manila na kami. Grade 4 to grade 6, nasa Merville ako nag-aral eh, South Merville School. Kalayaan, parang niya kay Merville. Yung mga panahon na yun, kasi may mga katulong kami. Kasi sila yung business ng family ko is travel agent. What do you call this? Nagpapalipad kami ng mga katulong pa Singapore. Okay. Ano tawag nga sa business na yun? Parang ano, parang manpower agency, parang ganun, manpower, ganun. So, sanay ako na madami akong inuutusan sa bahay. Apat yung katulong, tatlo yung katulong, so ganyan. Tapos, nung bumagsak kami, parang nawala lahat ng royalties. Yung pagka-prinsipe, yung pagka-putang inaangas. De actually, nung lumipat ako sa bahay ng girlfriend ko, tang ina, naglalaba ako. naglalaba ako, nagugas ako pinggan. Pero yun na nga, sinabi ko sa'yo, apat yung katulong namin nung lumaki ako. Apat, tatlo, minimum na yung dalawa. Kasi nga, may agency kami na nagpapapunta kami ng tao sa Singapore na maging caregiver doon, gano'n. So parang kailangan nila mag-training sa bahay. Pero putang ina, ang struggle, eto kasi, eto kailangan ko talaga ikwento to kasi dito ako na-build eh. Nung lumipat ako ng bahay, nung nawala na yung apat na katulong ko, mga tatlo, dalawa, tangina doon ako nag-grow. Kasi paglipat ko sa bahay na yun, puta, andun yung nanay at tatay niyo. So ako, kung ano utos nila, gawa ko. Puta, wala akong alam sa gawaing bahay. Never ko nahawakan yung pinggan, never ko nahawakan na mag-ano eh. Ang ano lang din, ako lang din kasi, ako sa, ang ano ko sa buhay is, kailangan mo din talagang, hindi pwedeng lagi ikaw lang yung boss. Kumbaga, kailangan, ang sabi nga sa, ano eh, never outshine your master. Tama. May ganun din akong kasabihan. Nandun ako sa bahay ng girlfriend ko, nandun yung nanay at tatay niya, respeto ako, sunod-sunod din ako talaga. Talagang hugas ako ng pinggan, walis ako, tangina, laba ako. Dumating sa point, sugat-sugat na ako. Kasi ang kulit pa ng girlfriend ko na ano pa, na huwag ka na maglaba, baka sabihin ng, ano, pinapahirapa ka dito. Pero hindi, ginawa ko yun kasi gusto ko na rin magbago, bro. Gusto ko na rin mag-grow. Tsaka, syempre, mahal mo siya, kaya ganun, kaya gagawin mo yun, diba? Tol, at tayo, may pag-aangas tayo, lalaki tayo. Pero pag nahanap mo kasi yung tao, bibigay mo din lahat naman eh. Kumbaga, whatever thing to make her happy, gagawin mo yun. Tama. So, lipat na kaya tayo sa business. Naging love life na yung story. So, ganito, ano yung mapapayo mo sa kanilang lesson dun sa failure mo dun sa mga kaibigan mong pinagkatiwalaan mo, ganun. Di ba nagkaroon ka ng failure? Nag-succeed ka, pero nag-failed ka nung una. Ano yung lesson na masishare mo sa kanila? Na huwag yung tutularan to, baka mamaya sumobra kayo, ganun. Huwag kayo masyadong magtiwala porket nakangiti yung tao sa harap mo at feeling mo masaya na siya. Ginagago ka lang yan. Kasi ako, tol, kaya kong magtanga-tangahan sa naggagaling-galingan. Kasi tangina, madaming tao dyan, ang ginagawa nila is bully type of approach eh. Na parang tatakutin ka para mapasunod mo ah. Para mapasunod mo siya. Ako hindi ganun eh. Ako, ang approach ko sa tao, tol, kikita tayong dalawa. Magtiwala ka sa akin, bibigay ko sa iyo lahat. I'm a very honest person. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Wala akong tinatagong baho, lahat kinukwento ko. Maalaga ako sa lahat ng nagtitiwala sa akin.
Kasi putang ina, nagtiwala yan sa'yo eh. Tatalagaan mo yan. Kasi tangin ako, magtiwala sa'yo yung tao, binigyan niya sa'yo yung buhay niya na parang, boss, ikaw na bahala sa akin. Tangin na, doon ako masaya. Lalo na pag narinig ko yun, tangin ako, sige, halika dito. Pero hindi ka natatakot na may disadvantage din yan. Yung sobrang ibibigay mo sa kanya lahat, ganun. Tol, hindi disadvantage yun para sa akin. Para sa akin, pag ginago niya ako, siya yung nawalan. Kasi ako, tangin na, gagawa ako, dynasty. Tama. Gagawa ako, malaki ang plano ko talaga. Gusto ko talaga tumulong sa lahat ng tao. Hindi lang mga influencers. Kasi ako, tol, kung mapapansin mo, sa page ko, ang dami, ako, madami akong, hindi naman hawak kasi, pag sinabi mong hawak mo yung influencer, ibig sabihin nun, hawak mo siya leeg. Hmm. Kupal kang boss. Ang ginagawa ko nga sila, business partners and treat. Yun ang maganda. Sanalo. So, ang sinasabi ko dun sa mga business partners ko na, tawag dito, lagi ko silang nilalagay sa tamang at na mag-invest ka sa tama, sa ganito. So, ako kasi, nagsimula ako talaga sa wala. Balik tayo sa utang kong 30 million. Paano ko na-resolve yung 30 million na utang ko? January to this year, eto lang, pangina 3 months ago lang. 3 months tama ba? 3 months, 2 months? Nagsimba ako sa Baclaran Church. Sinabi ko yung problema ko. Talagang ginib ko na yung buhay ko kay Lord kasi gusto ko talaga makasama pa ng habang buhay yung pamilya ko. Sabi ko, baka bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawon ulit. Tangina, binigyan naman niya talaga ako. Kasi una pa lang, from, di ba, nasa Singapore ako dati. Pagbagsak ko kasi ng Manila. Actually, sa Cebu ako bumagsak eh. Bumili agad ako ng ano doon, tol. Pumunta ako sa Santo Niño Church sa Cebu. Bumili ako ng nobena doon. Hanggang ngayon, kasama ko yung nobena na yun. Binabasa ko yun araw-araw kada gising. Naging ano din sa akin si Santo Niño kasi, di ba, nakwento ko rin, grade 1 to grade 3, doon ako lumaki. So, si Santo Niño kasi parang safe pa, ano siya, patron siya ng Cebu eh. Na, sobrang dinadas, nagdadasal ako lagi kay Santo Niño. Tapos, tangin ang ganda rin talaga ng impact. So, nung umuwi ako from Singapore, takot pa ako umuwi ng Manila kasi baka ma-hold ako kasi ang dami kong investor eh. Oo nga. Baka mamaya may kaso na ako, i-hold ako bigla sa immigration. So, hindi, meron talaga akong tito na swerte ako. Kasi siya talaga yung tumulong din sa akin. Pinalakas niya yung loob ko. Siya din yung dahilan bakit nandito pa ako ngayon din. Bukod sa partner ko. So, ngayong nakabangon ka na, ano yung plano mo para hindi na maulit yung pagkabagsak mo ulit? Ang masasabi ko lang, pag may pera ka, invest wisely. Invest mo sa chow fan. Very good. Tama, hindi kasi sa mga nanonood, sabi ko nga nung una, bumili siya ng share sa Chow Fan Master. So, tama naman yung decision niya talagang yun. Kasi Chow Fan, isa sa mga kilalang brand ngayon yan eh. Dahil kay Mr. Price Tag Official. So, talagang matibay na ano yan, na kumpanya. Tama naman yung rap dun, negosyante to. So, ano ang mapapayo mo sa mga kabataang nanonood ngayon? Kasi ikaw, bata ka pa eh, na gustong sumulong sa buhay negosyante. Mag-aral kayo, tol. Kasi may mga taong nagsasabi na hindi nyo kailangan mag-aral. Diskarte lang yan. Diskarte lang yan. Tangina mo. Paano magagawa yung isang diskarte kung wala kang alam? Tama. Ang education para sa akin, sobrang importante yan, lalo na sa mga bata. Kasi ngayon, yung generation natin, ang nangyayari kasi, porket may YouTube at lahat, feeling nila, alam na nila lahat. Kailangan pa rin nilang makakuha ng diploma. Ibalik natin yung dating, tangina, dati galit na galit yung mga magulang natin pag di tayo nakagraduate. Oo, tama. Eh, kasi totoo naman eh. Yung school, sabihin na natin, scripted yan. Pero tol, dun nabibuild yung relationship mo sa ibang tao. May mga ibang aral din na makukuha ka sa school. Tama. Ngayon yung ako, tol, graduate ako ng marketing. 7 years nga lang ako sa college. Kasi natuwa ako eh. Pero ako, graduate ako ng marketing. I'm proud to say, graduate ako ng college. Hindi ko mararating to kung di ako nag-aaral, tol. Tama yun, tama yun. Hindi ko mararating kung di ako nag-aaral. So ang sinasabi ko sa mga kabataan, please, huwag kayo magpabaya sa pag-aaral nyo. Kasi hindi naman porket sinabi ng iba na diskarte lang yung magpapakaano sa inyo. Paano ka nga didiskarte kung wala kang alam? So, kailangan mo din talaga makinig sa mga taong may alam. Tama. Kasi ako, tol, bumagsak ako.
Actually, yung best teacher ko is failure eh. Experience. Totoo naman yun. Utang eh na. Diba, sabi ko, bumaon ako 30 million eh. Ako, natuto talaga ako. Tangina sa experience talaga tsaka sa ano sa lahat ng pagkakamali kong ginawa. Doon ako natuto. Kasi lalo na nag-Singapore ako tol. Isipin mo nagbubuhat ako ng gulay doon. 10,000 kilos ng putang inang sibuyas. Binaba namin tatlo lang kami. Tatlo lang kami kasi yung boss namin Chinese eh. Alam niyo naman yung mga Chinese. Sorry sa mga Chinese ah. Pero alam naman natin yung mga Chinese is kumakatipid sila, magtitipid sila. Totoo. So natipid ako doon kasi wala din akong papers. So, sumugal ako doon, nagtrabaho ako, tol, putang inapagod. Alam mo ba, pumupunta pa ako si CR para umiyak. Tingnan ko lang picture ng anak ko. Kasi pagod na ako. Tapos, tangina, prior to that, magkano kinikita ko dito sa Pinas? Tama. Ang laki. Pumunta lang ako doon para sana mabago yung buhay ko, mabayaran ko yung mga investors ko. Tapos, hindi, it's not enough. 50,000 a month lang ng kinikita ko. Hmm. Talo pa ako sa plane ticket. Umuwi ako ng Pinas ngayon, tol. Pag uwi ko ng Pinas, sumugal ako. Kinausap ko yung... Tangina, pwede ba sabihin to? Kasi confidential. Kinausap ko yung ano ko, tito ko. Kasi yung tito ko yung nagbigay din sa akin talaga ng lakas ng loob. Then yung family ng girlfriend ko, binigyan din ako ulit ng pera. Binigyan nila ako ng gasolina. Napakaswerte mo talaga, no? Swerte nga ako dun sa girl. Ano ang mapapayo mo sa mga... nasa bagsak na buhay ngayon para makabangon sila ulit? Ako kasi, galing na rin ako eh. Kung feeling mo bagsak, ano? Tangina, sabi ko nga, di ba nagsulat na ako ng suicide letter ko eh. Kasi, tangina, gusto ko na talaga magpakamatay na. Laki ng utang ko eh. Paano ko babayaran yan? Ano, magka-call center ako? No offense to the call center people, sorry. I mean, malaki talaga kasi utang ko, 30 million yun eh. Hindi naman mababayaran yun ng pagtatrabaho lang. So, humanap talaga ako ng diskarte. For the people na feeling nyo down kayo ngayon, huwag kayo sumuko. Tsaka, okay lang ba na medyo religious tayo dito? Sige, walang problema. Kasi ako naniwala talaga ako sa Baclaran Church. Tangina, dun ako nagdasal. Hinawakan ko si Mama Mary dun. Nagising ako ng kandila dun. Tapos hinahawakan ko si Santo Niño dun bago ako lumabas. Tapos sinasabi ko sa kanila, yung tatlong yun na, Lord, please, kahit makabayad na lang ako sa mga tao na argabayado ko, kasi alam, nalaman ko gano'ng kahirap yung pera sa Singapore. Eh. Tangina, nagbuhat nga ng gulay, di ba? So paano pa nila na kuha yung perang yun? Pinaghirapan nila yun, tapos pinagkatiwalaan nila sa akin. So ako din, tangina, may isa din sila sa dahilan, lahat nagtiwala sa akin, isa din kayo sa dahilan kung ba't di ako sumuko. Kasi tangina, gusto ko ibalik yung pera nyo. Kasi, actually, mali ko naman talaga lahat yung nangyari yung bagsak ako eh. Mali ko naman lahat, wala na akong dapat ibang sisihin kundi sarili ko lang. Kumbaga, nadala ako sa flow, na-overwhelm ako sa pera, nag-invest ako sa mga maling bagay. Tangina, yun yung mali. Nagkamali talaga, ano? Yun yung mali. Pag may pera ka, dapat hanap ka ng advisor, tol. Hanap ka ng taong magsasabi sa'yo kung ano dapat, ganyan. Hindi. Huwag mataasan yung pride mo. Huwag kang feeling mayabang porkit may tama, pera ka na. Tama yun. No. Humble down dapat. Opo. Ako talaga, ako naman siguro minsan, ako kasi mainitin ulo ko, pero tangina, if kaya ko mag-sorry, mag-sorry ako sa taong nagkamali ako eh. Kasi ako protect peace ako eh. Mas gusto ko peace kaysa magulo. Tangina sa business, ako businessman ako, tol. Hindi pwede yung gulo-gulo-gulo na yan. Tama. As long as pwedeng peace, peace tayo. Eto, ano yung mapapayo mo sa pamilya na may pinagdadaan ng problema ngayon? Kapit lang kayo sa isa't isa. Mag-usap kayo, hanapin nyo yung way kung paano kayo makakabangon ulit. At kung di nyo na kaya, tawagan nyo si Boss G. Pwede kang bayuhan, no? Kasi napagdaan mo na eh, di ba? Iyaka lang, bigat na 5K. Deja ka lang. Boss G, maraming salamat sa makabuluhang kwento. Sobrang maraming salamat sa iyo, partner. Business partner ko na doon sa Chowpan Master. Chowpan, solid guy. Si Boss G. Oo. Maraming salamat, Boss G. Sa thank you din, tol. At sa murang edad ko to, nagtiwala ka sa maraming salamat, Boss G. Thank you. Thank you.